Mga katrops, welcome back sa akin channel, Sports Rock PH. At may pag-uusapan natin ng balitang, gusto nga daw po ng Denver Nuggets na maging isang dinastiya sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang madali na nga daw pong makukuha ng Los Angeles Lakers, si Fred VanVleet. Matapos nga po mga katrops, na manalo ang Denver Nuggets sa Game 5 ng NBA Finals kontra sa Miami Heat, ay tuluyan na nga po nalang nakuha ang kauna-unahang kampiyonato ng kanilang prangkisa sa history ng NBA. Kaya di na nga po nakapagtataka kung halos lahat ng mga tao sa lugar ng Denver ay tuwang-tuwa at nagpa-party, gayong ito nga pang unang beses na pagkakataon na nagkampiyon ng kanilang team matapos ang halos 47 years na paghihintay at pagkabigo. Gaya nga po ng inasahan, magkakaroon rin naman nga po ng championship parade ang Denver Nuggets sa darating na Biyernes upang i-celebrate muli ang kanilang kauna-unahang kampiyonato. At kasabay rin naman nga po niyan mga katrops, ay inamin rin naman nga po ng head coach ng Denver Nuggets na si Mike Malone na hindi pa nga po siya kontento sa pagkakakuha nga po nila ng isang kampiyonato sa NBA, gayong gusto rin naman nga po niyang makabuo ang Denver Nuggets ng dinastiya sa loob ng liga. Yes, pagkatapos nga po niyang magkampiyon ay gusto nga po agad nito na magaya ang mga ginawa noon ng ilang mga team sa NBA katulad ng Los Angeles Lakers, Chicago Bulls at Golden State Warriors na nagkaroon ng dinastiya sa NBA. Alam naman nga po niya na mahirap itong gawin pero susubukan pa rin nga po nila ito gamit ang kanilang kasalukuyang lineup. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang madali na nga po makukuha ng Los Angeles Lakers si Fred VanVleet. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, naibalita ako na nga po sa inyo na isa nga po si Fred VanVleet ng Toronto Raptors sa mga point guard na target na makuha ng Los Angeles Lakers ngayong season at ipapalit sa pwesto ng kanilang player si D'Angelo Russell na balak na rin naman nga po nalang i-sign and trade ngayong season. At sa kaswarte ang palad rin naman nga po mga katrops, ay mukhang tataas na rin naman nga po ang kanilang chance na makuha ito matapos nga pong ibalita ngayong araw ng sikat na NBA insider si Adrian Wojnarowski na official na nga daw pong tinanggihan ni Fred VanVleet ang kanyang natitirang player option sa Toronto Raptors. Kaya dahil nga po sa naging desisyon nito, ay magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent simula sa darating na July, kung saan pwede na nga po siyang pumili ng bagong team na kanyang sunod na paglalaroan. Bukod rin nga po dyan mga katrops, pwedeng-pwede na rin naman nga po siya ngayong kunin ng Los Angeles Lakers ng libre sa loob ng free agency market, nang wala nga po silang isinasakripisyong assets. Bali sa kabila nga po ng height ni Fred VanVleet, ay isa rin naman nga po itong mahusay na point guard na meron disenteng shooting at magaling pa pagdating sa playmaking, kaya sigurado nga po na magagamit siya ng maayos ni Coach Darvin Ham. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.